Hello everyone! Good evening po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon ay araw ng Biyernes, alas 10:20 na ng gabi dito sa amin. Actually, patulog na ako pero sabi ko Friday naman ngayon so pwede tayong magpuyat. At sa ngayong gabing ito guys, pasensya na kayo dahil ako ay Marites. Sa mga gabi, sa gabing ito. So, kanina kasi napasyal ako doon sa live ni Chorba kasi nga dumaan sa aking page yung kanyang ano. So, nakita ko na nagla-live. So, pumunta ako sa kanyang live at unang-una kasi usually guys kapag ako ay pumupunta sa mga sa ibang channel, ang una kong ginagawa ay nagbabasa ako ng mga comments. Tapos, yun nga ang ginawa ko doon sa live ni Chorba. Nagbasa muna ako ng mga comments. Tapos, after 20 minutes na pagbabasa ko, ang naging topic ni Chorba ay si Brother Jose. So, parang naging interesado ako dahil tungkol kay Brother Jose. So, sa madaling salita, nag-stay ako sa kanyang live hanggat sa matapos. At okay naman yung mga sinabi ni Chorba tungkol kay Brother Jose. At tara na nga at pakinggan muna natin si Chorba. Isa, sana lamang ko ha. Planado talaga. Yung kay Brother Jose ha. Yung mga banat sa akin ni Brother Jose, inutos talaga ha. Kaya pala yung mama, nung hindi na bumalik dahil na konsensya. Dahil hindi masikmura yung mga pinapagawa ninyo kay Brother Jose. Hindi ako mabanata ni Jose. Hindi ako mabanata ni Brother Jose. Bakit? Alam niya sa sarili niya. Sincere si Commander Chorba sa pakipag-reconciliation. Inuutusan lang talaga siya. Nabanata mo, banatan mo. Para may issue. Para may content. Ano? Kayo din pala nagsulsul, kaya hindi na bumalik yung tao, nakukonsensya kasi Kristiyano yun. Nagsarili na lang yung mama. Kaya saludo ako, nakonsensya ka, Brother Jose. Saludo ako. Kaya sabi ko sa inyo, kahit kaaway ko, basta tama ang ginagawa, niyayakap ko, sinasaluduan ko. Pero kahit kaibigan ko, pag mali ang ginagawa, sorry, galit tayo, di tayo bati. Noong pa pala, kaya pala ako binabanatan ni Brother Jose, inuutusan pala. Imagine mo, nandoon kami, nagsakripisyo ako, nagluluto ako, napupuyat ako, nagsushow ako ng libre, lahat ginagawa ko, pabor sa inyo. And at the end of the day na naman ingrata to eh. At the end of the day, kami pa rin ang masama. Kami pa rin yung sisira. Kami pa rin yung magpapabagsak. Naglabas na ako ng 100,000. Yun na lang, common sense na lang yung kay Brother Jose. Ano issue? Tinulungan daw, pinabahayan. Ang totoo pala, bayad. May resibo pa. Kamag-anak yun, ha? Kung nagawa nila yun sa kamag-anak, how much more sa atin na hindi kamag-anak o kagayang ginawa sa akin? Hindi naman ako kaano-ano eh. Pwedeng gawin sa akin. Kamag-anak nga, nagawa eh. Common sense. Isip, wag puro bas, wag puro pambabas. Sagutin nyo to. Ayun guys, napakinggan na natin yung sinabi ni Chorba kay Brother Jose at maraming salamat naman at naliliwanagan na yung karamihan na hindi talaga si Brother Jose ganung klaseng tao. At mahirap talaga yung kalagayan ni Brother Jose kaya parang naging sunod-sunuran siya. Sa mga inuuto sa kanya. Kasi unang-una guys ay pinsan siya, tapos staff siya. Siyempre, iniisip din naman ni Brother Jose na paano kaya yung aking pamilya kapag ako ay nawala ng trabaho. Siyempre, so
ang pangit nga lang ay kumbaga isinusugal mo yung sarili mo para sa kanila, pero sa huli ikaw pala yung magiging masama. Yun ang talagang hindi maganda. Ikaw pa yung napapahamak, na yun ang kumbaga yun inaano mo yung sarili mo sa kapakanan ng ibang tao, tapos sa huli yung sinuportahan mo, siya yung magpapahamak sa iyo. Ikaw pa yung gagawing sinungaling. So maigi naman at may ganitong lakas ng loob si Chorba na isiwalat yung mga nalalaman niya, at yung mga iba pang nalalaman niya ay ipinapaliwanag niya, ipinapaalam niya sa karamihan. Actually, sa mga taong hindi talaga nakasubaybay sa kanila, hindi talaga nila malalaman yung buong kwento. Yung iba naman na nakasubaybay sa kanila, malalaman nila kung anong klaseng pamamaraan ang ginawa nila. Katulad ko, paulit-ulit yung sinasabi ito, na nung 10,000 pa lang ang kanyang subscriber nung boss nila, nung isubscribe ko siya. Tapos yung anak niya naman, 2,200 yata, yun basta 2,000 mahigit ang subscriber niya nang isubscribe ko. So kaya parang nasubaybayan ko sila. Nung una, mabait pa sila. Talagang ina-idolize ko nga sila eh. Mabait pa sila, pero nung medyo tumatagal, medyo sumisikat, na umiiba yung kanilang ugali. Muntik na nga ako dyan mag-sponsor, kaya lang siguro nga hindi ako para sa kanila, kasi kumbaga walang panahon sa akin na makipag-usap itong bossing nila. Hindi ko masasabing bossing, pero parang bossing na nga rin siya, kasi mayroon siyang mga tauhan, mga ganyan-ganyan ganito. So kaya nung hindi niya ako binibigyan ng panahon, ay ang ginawa ko na lang doon sa perang ibibigay ko dapat sa kanya. Actually guys, mayroon akong content doon sa perang ibibigay ko dapat sa kanya. Siguro mga 10,000 or 12,000, basta may get 10,000. Ang ginawa ko, dahil sa wala siyang panahon sa akin na makipag-usap, so pero nakakausap ko siya, nagme-message ako sa kanya. Nag-reply naman siya ng 2 beses. Tapos, hindi na siya nag-reply ulit. Parang binaliwala niya na ako. Parang ganun. So, ang naisip ko na lang na gawin doon sa perang dapat na ibibigay ko sa kanya ay ibinili ko ng cellphone. At yung cellphone na binili ko ay ipinamigay ko rin doon sa nangangailangan. So, actually, yung binigyan ko ay hindi ko kilala. Ngayon, ang ginawa ng aking tita ay pinapunta siya doon sa bahay para doon niya kunin yung cellphone. At kinunan din ng maiksing clip ng tita ko. Kaya, ayun, gumawa ako ng content at makikita niyo siya na nagpapasalamat siya doon sa cellphone na ibinigay ko. So, ayun guys. Kaya, kahit papaano may pinuntahan yung pera. So, siguro nga okay na rin yun na hindi ako nakasali doon, dahil hindi ko akalain na ganun pala kagulo. Kaya maganda rin yung ginawa ni Brother Jose, dahil sa pag-iwas niya or sa pag-alis niya, mas hindi naging magulo yung kanyang buhay. Dahil kung siguro sa mga panahon ngayon at nandoon pa siya, malamang magulo ang kanyang buhay, stress ang mapapala niya, pati pamilya niya madadamay. Na-stuck talaga ako doon sa live ni Chorba, dahil marami siya talagang nababanggit na kung ano-ano. Katulad nung inutang ni Brother Jose na pera na 100, tapos pinalabas nila ay bigay or tulong, yun pala ay utang. Nakakatawa, no? Utang, tapos gagawa sila ng content na sasabihin yun ay bigay kay Brother Jose, di ba? Kung hindi lang mabait si Brother Jose, susuplahin niya yun eh. Bakit sasabihin mong bigay mo sa akin, yun pala ay utang at dapat bayaran? Dahil nga yung kay Chorba nga rin daw, sabi ni Chorba
20,000 yata yun yung binigay sa kanya, tapos naging 35. So may tubo. So nakakatawa yung mga ganitong bagay na katulad rin, naalala ko yung kay Miss Lou Gonzales. Ang alam ko talagang ibinigay ni Miss Lou Gonzales ay 5,000 plus 3, so 8,000. Pero ginawa lang nitong bossing nila na 5,000 lang ang ibinigay ni Miss Lou. So binawasan para para lumabas na 5,000 lang yung ibinigay ni Miss Lou bilang tulong. So yun ang mahirap, kahit man ako kapag ganyan naman yung binibigyan ko na ambawa ako sponsor, eh siyempre magre-react yung mga sponsor kapag hindi sila satisfied. Pero tingnan mo tong ginagawa ni Brother Rosie, napaka-transparent, kaya walang nasasabi yung mga sponsor. At hanggat mayroon itutulong ang mga sponsor, ay tutulong yan. So kasi talagang nasisiyahan sila. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita sa mga sponsor ni Brother Rosie na nagre-reklamo, wala pa. So kasi iniisa-isa ni Brother Rosie, at yun ang talaga ang tama. So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, paki-subscribe po at paki-pindot nyo na rin ho ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At shout out sa inyong lahat, at maraming salamat po ulit, at mag-iingat po tayo palagi, at sana ay maging matiwasay ang ating buhay sa araw-araw. So good night guys, and thank you again, see you on my next video, bye bye.